Layon ng programang relasyon na makapagbigay ng payo na naaayon sa batas. Para higit na maliwanagan sa terminong legal, narito ang ating Word of the Day. Ang ating Word of the Day ay redemption. Redemption. Okay? So ito yung pagkakataon na maibalik sa iyo ang bagay na iyong sinangla matapos na ito'y marimata. Okay. Tama si Gladys sa pag-usapan nito nung isang araw na may nagtanong tungkol sa karapatan na mag-exercise yung kanyang right or equity of redemption. So ito yung ating pagkakataon para i-distinguish yung dalawa. At malalaman natin kung ikaw ay may equity or right of redemption depende sa paraan din ng pagkakarimata ng iyong sinanglang pag-aari. Kapag po ikaw ay may lupa, isinangla mo ito at kadalasan nakalagay doon sa real estate mortgage ay authorized yung mortgagee or yung pinagsanglaan mo na i-foreclose extrajudicially. O, pag narimata, ibig sabihin hindi ka nakapagbayad, hindi niya na kailangan mag-file pa sa korte ng kaso para i-foreclose yung mortgage, maibenta yung lupa mo at yung pinagbentahan ay ma-apply doon sa iyong pagkakautang sa kanya o obligasyon. Ang tawag po doon, yan po ay pagrimata sa notaryo publiko lamang, wala nang kailangan pong korte, ang tawag doon ay extrajudicial foreclosure. Okay. Ngayon, kapag ganun po ang paraan ng pagkakarimata ng iyong pag-aari, ay meron kang right of redemption na tinatawag. Right of redemption, ito po ay nagsisimula, okay? Ito po ay merong 1 year, okay? 1 year mula doon sa date of sale, okay? So yung 1 year period from date of sale ninyo, yan yung pagkakataon ninyo para bayaran ninyo yung pagkakautang ninyo, yung obligasyon ninyo para mabawi ninyo yung narimatang pag-aari ninyo. Ngayon, lumipat naman po tayo doon sa pagkakataon kung saan kailangan pang magsampa ng petisyon o kaso sa korte para ma-foreclose yung mortgage, yung tinatawag po nating judicial foreclosure of mortgage. Ang meron naman kayo dyan ay tinatawag na equity of redemption. Okay? Equity of redemption, gaano katagal? Kanina, 1 taon mula sa date of sale. Ito naman ay 90 days up to 120 days mula sa desisyon na nagsasabing kayo nga ay may pagkakautang at dapat ngang rimatahin o i-foreclose yung mortgage. So dun sa window na yan, not earlier than 90 days, hindi bababa sa 90 days, at hindi lalagpas, not later than 120 days, mula sa desisyon ng korte, pwede niyong bayaran yung pagkakautang ninyo at mababawi po ninyo yung inyong pag-aari na nirimata dahil hindi kayo nakapagbayad. So medyo medyo nakakalito ng kaunti sa simula, no? Pero dapat lang natin tandaan na kayo ay may karapatan na bayaran yung inyong pagkakautang para mabawi ninyo yung inyong sinangla na narimata. No, magkakaiba lang yan kung merong korting involved o kung notaryo publiko. Pero yun ang mahalaga matandaan, Gladys, may pagkakataong mabawi yung sinangla mong narimatang pag-aari.